We now call on the Honorable Liberal Party Governor Mujib Hataman, Governor of the Autonomous Region of Muslim Mindanao. Magandang gabi po. Assalamualaikum. Mula sa kaibuturan ng aking puso, kasama ang buong gobernador ng ARMM, ang mga kongresista na kaanib ng Partido Liberal, taos puso po naming ipinapaabot ang aming pakikiramay. Sa pamilya at kaanak, kasama na ang buong Partido Liberal sa gabi ito. They always say that ARMM problems are too difficult to solve. But we believe ARMM transformation can be the perfect template for the entire country. The battle cry will soon be, if it can be done in ARMM, it can be done anywhere. Ito ang mga katagang iniwan sa amin ni Sec. Jesse Robredo sa kanyang pananalita sa turnover ceremonies ng ARMM noong December 22, 2011. Parang kailan lamang po. Subalit malinaw sa amin ang mensahe ng kanyang talumpati at malinaw rin po sa amin ang kanyang hamon. But life, ika nga, is shifting. And just as we starting to gain results in reforming ARMM, since we started the untransitional government 8 months ago, Sec. Jesse passed away. We can just console ourselves with the thought that Sec. Jesse heard and was happy about our success in our ghost-busting efforts and reform initiatives in ARMM. I hope this was his last happy thoughts about ARMM. Maiksi lamang po ang panahon ng aming pagkakakilanlan ni Sec. Jesse. Tandang-tanda ko noon, nung unang naging bahagi po ako ng Partido Liberal, kung saan ipinulong ni Sec. Jesse Robredo ang lahat ng political leader ng Mindanao at ikinampanya at kung paano estratehiya at ibinaba sa lahat ng political leader ng Mindanao ang kampanya laban sa korupsyon. Pero kahit bago pa man kaming formal nagkakilala, alam ko na kung sino at anong klaseng leader ang isang Jess Robredo. Ika nga, his reputation precedes him. Sec. Jesse is popularly known as a non-traditional politician, a leader who introduced innovative reforms in government, a dedicated public servant, and a model in good governance. Admittedly, his concept of transparency and accountability in governance had become my ideals in government and public service. Mas lumalim po ang aming pagkakaibigan nung panahong kinakampanya namin ang postponement at synchronization ng aming election. Si Sec. Jesse po ang nanguna sa pangangasiwa sa pagtatatag ng transitional na pamahalaan sa ARMM. Sa proseso, merong mga di pagkakaunawaan. Ngunit dahil prinsipyado si Sec. Jesse, madali naming nilutusan ang mga gusto. Sa pamamagitan nito, mas naging mahigpit ang aming pagkakaibigan at pagsasama at mas tumaas ang respeto namin sa isa't isa. Naging mas madalas ang aming konsultahan at pagsasama sa iba't ibang aktibidades, lalong-lalo na sa mga usaping peace and order sa mga LGUs ng ARMM. Sa maigsing panahon ng aming samahan, marami akong natutunan kay Sec. Jesse. Salamat, Sec. Jesse. Kaya laking gulat ko po nang nabalitaan ko ang aksidenteng nangyari kay Sec. Jesse. Hindi ako makapaniwala, lalong-lalo na nung Friday bago nung Saturday na yon. Nakatawag po sa akin Sec. Jesse ng alas 3 ng hapon at sinabi sa akin samahan mo ako sa Buanga City at sa Basilan upang ipatawag ang Peace and Order Council. Noong Sabado 2:30 po, tinawagan ako ng COS ni Sec. Jesse, si Joan de la Cruz, at sinabi sa akin kung pwedeng i-coordinate ang Navy Passcraft upang sakyan namin ni Sec. Jesse papuntang Basilan dahil pabalik din siya ng Zamboanga ng 2 o'clock dahil merong City Peace and Order Council. At around 4 p.m. kung hindi po ako nagkamali, tumawag ulit si Joan. At ang sabi kong manggaling ka ng Maynila, sasabay ka na lang sa private plane ng 6:30, dadaan ka ng Naga, mula sa Naga, punta kayong Zamboanga. But all of us bow to the will of God. Kung sa Muslim pa, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. To Allah we belong and to Him
shall we return. To Sheikh Jesse, we offer this prayer. O Allah, ease upon him his matters and make light work for him whatever comes hereafter, and honor him with your meeting and make that which he has gone to better than which he came out from. In your memory, Sheikh Jesse, we dedicate the armed reform. Itataya namin ang buhay namin sa iyong sinimulan at ipaglaban namin ang reforma at tunay na pagbabago. Manahimik man ang iyong boses, pero mananatiling aalingaungaw sa aming isipan ang iyong talumpati noon kung saan sinabi mong, ARM will be a game changer. When the history of ARM is written, we want the scorecard to show transparency and accountability 100, fear and force 0. We will be victorious. Tayo'y magwawagi at magtatagumpay, Sheikh Jesse. Paalam, kaibigan at kasamang Jesse, maraming salamat po hanggang sa muli.